PDAX Coins Cash-in Tutorial. Paano mag-cash-in or mag-deposit sa PDAX account gamit ang Coins account natin? And kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, ang gagawin natin is magka-cash-in tayo sa PDAX gamit yung account natin sa Coins or Coins.ph. Itatest natin kung mabilis lang ba siyang gawin, kung madali lang ba, kung magkakaroon ba ng kahit na anong issue, and magkano yung pag-cash-in. So, umpisahan na natin. Bali, nakapag-open na ako ng PDAX na mobile app. And then, itong balance ko, pwede siyang ma-hide, pwede rin mo unhide. Ang gagamitin natin dito is yung plus na icon sa katabi ng balance natin. So, tap ko tong plus, and then punta tayo ng e-wallet, and then piliin natin yung coins.ph. And dito, ang minimum amount na pwedeng i-cash-in is 200. So, yan na rin yung ilagay natin. And then, ang maximum naman is 50,000 pesos. Kung makapansin nyo, yung pag-transfer or pag-cash-in ng pera, mag-reflect pa siya the following day. And may charge siya na 15 pesos. So, kung ikukumpara ko sa ibang mga wallet like GCash, GrabPay, PayMaya, yung coins.ph yung parang the following day pa magiging available. The rest kasi real-time or mabilis yung pag-reflect or pag-cash-in sa PDAX. And ang fee nito is flat na 15 pesos. Sa iba naman, parang may percentage pa like 1% or 3%. So, depende sa i-cash-in mo, like kung 1,000 yan, 15 pesos pa rin yung magiging charge dito sa bandang baba. Pero ang ilagay na lang natin is 200. And then, tap ko tong cash-in. And ang mababawas sa account natin is 215 pesos. So, proceed na tayo. And then, tap ko to. And then, i-enter ko lang dito yung login details ko sa coins.ph. And then, tap ko yung sign-in. And then, kailangan ko lang i-enter dito yung code na makikita ko sa Google Authenticator. So, mga past tutorial, pinakita namin yung Google Authenticator sa pang-login or paggamit sa coins.ph. So, enter ko lang dito yung verification code dun sa Google Authenticator nga. And then, click ko lang yung verify. So, pay 215. So, tap ko lang to. And enter ko lang ulit yung verification sa Google Authenticator. So, mahalaga yung Google Authenticator dito. And, in-enable ko rin just kasi sa account ko. And then, pay na tayo. Bring ko lang. And, ito na. So, may na-receive tayo notification about this transaction. And, your payment was sent na daw. So, hihintayin pa natin bago mag-reflect yung pera kinashin natin dito galing sa coins. Pero ngayon kasi is 6 o'clock and Saturday ngayon. So, let's see kung mag-reflect siya ng Sunday. And hopefully, hindi magkaroon ng kahit anong issue sa pag-cash-in. And dito sa experience ko, parang mas gusto ko pa rin yung real-time na pag-cash-in. And then, siguro i-weigh ko na lang yung magiging charges. Kasi katulad na nasabi ko, dito sa coins.ph, flat yung fees. Unlike sa iba, may percentage siya. So, depende sa amount mo, kung magkano yung magiging charges mo for other e-wallet. And then, kinabukasan nga, nag-reflect na nga yung pera ko dito sa PDAX. From 600, naging 800 na yung balance ko dito. And overall, hindi naman tayo nagkaroon ng issue, yung critical na issue sa pag-cash-in. Like, hindi nag-reflect yung pera padala natin or nagkaroon tayo ng iba pang issue na may kinalaman sa pag-cash-in. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And for other tutorials or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, pakicomment na lang sa baba. And this is Lou from Investlibrary. See you sa mga next videos. Bye-bye!